Yo! Yo! What's up, Earth? Kamusta kayo? So ngayong araw nga ay mag-a-unbox tayo at syempre nabasa nyo sa title natin na ipagkukumpara nga natin kung ano nga bang pinagkaiba ng OEMs and Authorized Authentic Pair. So bali pala itong pair na hawa ko ay sa kapatid ko at in-order niya daw to online. So bali pala yung quality or yung batch ng hawa kong unauthorized pair ay PK batch, mga hindi po kasi nakakaalam. Marami pong klase ng unauthorized pair. Marami pong factory ang gumagawa nito sa China. Meron silang mga batch na tinatawag. At ito na nga yung mga batch na GT, OG, H12, PK, katulad na itong hawak ko, JR, Marami pang iba. Kung yun yung mga batch na yun, yun yung sumisimbolo sa bawat factories na gumagawa nito. So yung iba dyan, magko-comment na at sasabihin, kahit ano pa yun, kahit OEM, unauthorized, kung ano mang batch ng sinasabi mong yan, fake din yan. Doon na nga kasi tayo. Wala namang masama siguro kung mag-share ako ng konting nalalaman. Kaya kasi biro yung mga ganitong klase ng sapatos. Yung tipong pwede mo na talagang isama siya sa legit. Pero kasing ilang taon na gumagawa nito, binibenta nila to as legit. Disclaimer na lang din, itong video nito ay hindi sponsored ng sino mang bebenta ng ganitong klase ng sapatos. Itong video nito ay for awareness lamang. At syempre, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano nga bang pinagkaiba ng unauthorized pair sa OEM. Marami kasi nagtataka, ano nga bang pinagkaiba ng dalawang to. Ngayon, malalaman na natin at ipapakita ko sa inyo. So, huwag na natin ito patagalin, unbox na natin to at ipagkumpara na natin to. Let's go! So, ito na nga siya. Ayan. So, ito yung unang pair. Ayan. Actually, hindi to pair kasi isa lang to, walang kapares at piniram ko lang to sa may cutting hard. So, alam nyo na ang quality nito. Ayan, kita naman. Ayan, no? Diba? So ngayon, ito na yung unauthorized pair. So bali, ito yung box niya. Pansin nyo naman na medyo na damage na talaga yung box nito. Sabi sa seller, pinasuyo niya lamang to at ang ginawa ay pinagtitipan, nilagyan lang siya ng tape at hindi siya mismo nilagyan ng plastic man lamang or box para maprotektahan yung mismong box nito. So ayan, kaya ganito ang kinalabasan ng box nito. Siguro sa mga susunod na order ng kapatid ko ay okay na. Ito na yung pair. Ayan. Umay pa lang. Umayin nyo nga dyan. Ay, labas na natin. Ito na nga yung unauthorized natin ng Air Jordan 1 Dark Mocha. So kita nyo na pagkakaiba ha. Ito yung una kong hawak, ito yung OEM at ito yung unauthorized pair. So kita nyo na agad. Pero bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo lahat yung laman ng box. So ayan, ito na nga yung pair. Labas ko muna. Ayan. Wow, may ano pa siya oh. May tag ng StockX. Grabe naman po. O dyan wala ng laman ng box bukod dito sa tissue paper. So ito na nga yung quality ng unauthorized authentic pair. Ayan, kita nyo naman. Tingnan nyo yung suede. Buhay na buhay. Ayan. Sabi kasi nila, isa yung PK batch sa pinakamagandang unauthorized authentic pair. So, husgan nyo na lang. Tingnan nyo nga. Isa nga sila. Tingnan yung quality. Yung pagka-leather. Ayan. Kita ba ng maayos? At syempre yung suede. So kita na agad ano, pagkakaiba sa OEM, di na kailangan i-explain pa. Ayan. At amoy pa lang. Ibang-iba. At ipagkukumpara na nga natin siya side by side. Ayan. So tingnan nyo. Ayan, may nakapansin ba sa tongue niya? Ayun, no, magkaiba siya. So, sa UA, ay ganito. Ayan. Sa OEM naman, ay ganito. Ayan, di ba? Napakalayo ng OEM, kitang-kita naman. O dyan, yung quality ng tongue niya. Ang kapal dito sa unauthorized. Grabe. Siyempre, sa kulay niya, mas lamang ang pagka-dirty white itong unauthorized pair, unlike dito sa OEM na medyo puting talaga. Pa-toe box niya, kita nyo ba? Ba yan? Parang tanga lang. Unauthorized nga eh. Siyempre, mas copy yung unauthorized pair. Ngayon, side by side tayo. Ayan, tingnan nyo. OEM versus iingay. Ano pinagkaiba niya talaga sa ano, sa unauthorized pair, ano? Sa swoosh pa lang. Ayan, kita-kita na agad. At siyempre, sa kulay talaga. Napakalayo. Pagmasdan nyo ng maiging swoosh niya, ito yung OEM. Ayan, ito yung unauthorized pair. Ayan. At syempre sa Air Jordan wings niya. Tingnan din natin ang pagkakaiba.
Ayun no, medyo makintab tong ano, unauthorized pair o. Oh. Ano, kita niya ba? Kung ako lang, magtatanong pa dyan sa mga hindi nakakalam kung ano nga ba pinagkaiba ng unauthorized pair sa OEM ha. Ayun o, no, pakita na po. At syempre sa back part naman tayo. Ayan, dead's weight talaga tong OEM, unlike dito sa UA na yun no. Sabi o, oh, dumada pa talaga yung suede niya, kita niya ba? Ayun o. Oh. Sarap hawakan. Ayun o. Oh. Kita-kita, di ba? Unlike dito sa OEM, na-plain talaga. Pangabang aasahan natin dito sa OEM, syempre mag-base yung perang binayad mo sa quality nito. Unlike dito sa UA na medyo may kamahalan din, halos makakabili ka na rin ng legit pair, kaya lang, hindi kasing hot nito. Syempre, meron pala itong ano, extra lace. Ayan, insole. Ayan, ito yung unauthorized pair. Ayan. So, meron siya dito yung sticker, which is nakalagay ay size 9 kasi nga size 9 to. Bali yung size nito ay saktong 9 nga. Doon pa lang makikita nyo na yung pinagkaiba niya kasi sa OEM ay walang saktong 9. Ang sizes kasi ng OEM ay 8, 8.5, 9.5, 10, 11, 12. Hindi, actually wala natang 12. Sa unauthorized pair naman, halos kumpleto sila ng size mapa, flat na size at half size. So ito yung outsole, ayan. Yung outsole ng OEM ay medyo makintab unlike dito sa unauthorized pair. So bukod dyan, wala ng pagkakaiba. Turo, itabi na lang natin itong OEM. Pampagulo lang ito. Ayun, iikot ko sa inyo. Ayan, grabe talaga yung quality ng unauthorized pair. Awareness talaga pagdating sa mga ganitong klase ng sapatos. So hindi na talaga biro. Yung tipong pwedeng-pwede na talagang ipadulas o pwedeng isabay sa digit. Which is maling-mali talaga, no? Bali, may stock X tag pala to. Okay na okay sana kung meron dito tayong ano, UV light or yung black light para papatamaan natin siya kung meron bang lalabas na X dito. Kasi sabi nila, nalalaman daw natin kung fake or legit yung tag ng StockX kung may X na magre-reflect dito. Pero ang masabi ko dyan ako po, napakadaling pekein nga. Meron na rin pekein yung tag na yan. Kung mismong sapatos nga napepeke, ito pa kayang tag, diba? Ganda rin sana patamaan ng black light yung iba't ibang side ng box na to kasi doon din nalalaman kung unauthorized ba yung sapatos. Sabi nila, share ko na rin pala to bago ko makalimutan. Bukod sa mga batch na yun, meron ding tinatawag na unknown batch, which is ito yung mga hindi alam kung saan ang galing. Halimbawa, pag may taong hindi alam kung saan bibili ng UA, karamihan kasi ng ibang seller na Chinese ay hindi alam yung mga batch-batch na yan. So ngayon, pag bumili ka sa kanila, ang matatawag na sa pair na yon ay unknown batch. So ngayon, ginagawa nila, sila na yung nagde-declare kung anong batch ng sapatos na to. Halimbawa, H12 to o PK Good to. So ganun ang ginagawa ng ibang reseller. Hindi ko nilalata. Example na lang din ng OEM. Dati ang tawag lang dyan ano eh. Class A, triple A. Pero ngayon, ang tawag na OEM, mold pull out, top grade, di ba? Kumbaga ano lang yan, marketing strategy. Ngayon, kung may bala kang bumili ng ganitong klase ng sapatos, mas maganda talaga na do your own research. Kumuli, itong video na to ay hindi sponsored ng sino man nagbebenta ng unauthorized pair. Itong video na to ay pagkukumpara lamang. Ano nga ba pinagkaiba ng OEM sa unauthorized authentic pair? Hanggang dito na lang muna siguro. Huwag kayong maalis. Mag-outro na ako. Pero meron akong kaunting B-roll dito sa sapatos na to. May pa-montage tayo dito. So, ayan, pakita ko na sa inyo ng maayos. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe pala sa mga bago dito sa aking YouTube channel. At syempre, may TikTok account ako. Di Marupes, Erp Kentley, kung gusto niyo lang naman ako i-follow. Sabali, nag-upload lang naman ako doon ng halos may get 10 video sa isang araw. Kaya, unpoint nga tayo mo. Kung may TikTok ka, i-follow mo ako para updated ka sa mga ganitong klase ng video. Kung gusto niyo yung video nito, please like and share na lang. At yun na, bye-bye.